Marhay Naldao, I'm Barbie. Welcome to Asog Vineyard and Agri Resort, and this is our farmhouse here in Naga City. Tara, pasok tayo. So this farm was acquired by our parents 20 years ago. Actually, sila pa nga nagtanim ng mga mahogany dyan. And yung mother ko, favorite niya talaga yung grapes. Kaya nagpatayo din siya ng vineyard. Ano din to, dati mango plantation. So may mga mango trees din kami dyan. Kaso nga, since dito sa Bicol, daanan ng mga bagyo, yung ibang mango trees namin na naputol na din. I do not want to be idle entertaining the thoughts of the pandemic nung COVID. So I focus myself into farming hanggang hindi natatapos yung COVID. So eto na ang resulta ng COVID. Para lang may magawa ako. I planted all these things. And then it come up naman na maligaya ako sa ginawa ko kahit mapagod. Yung husband ko mahilig siya sa farm. Bali, itong farm, pinamana na sa amin ni Mami yung half sa aming mga magkakapatid. Yun, hinati-hati niya na din. Then kami ni Makoy, nag-decide kaming parang magtayo nitong farmhouse. Kasi pandemic, so para medyo malayo kami dun sa city. Although nasa loob pa rin to ng Naga City, pero at least malayo sa tao. So this side is 2 hectares. The left side, because on the other side, I divided it to my 6 children, and then they put up their own houses. And these sides, these are all planted with the grapes. I have also my hydroponics, aquaponics, and then American lemon, and then pongkan, dragon fruit. And then, yan, yung mga green leafy vegetable. Bali, yung windmill house, then yung white hat villa, ano siya, kaya siya nabuo kasi nga yung mga kapatid namin, pag pumupunta sila dito sa farmhouse, parang nare-relax talaga sila and parang naisip nila, why not magtayo na din sila ng mga bahay nila dyan. Kaya itong mga anak ko, gusto sanang daanan din nila yung tinik na dinaanan ko. So that, pahalagahan nila lahat ng pinaghirapan nila. Parang gano'n. Kaya lang, being a mother, hindi mo rin maaatim eh. Alam mo, meron ka, tapos ang anak mo, mahihirapan pa. Hindi ko rin matiis. Kumbaga sa ano, parang hindi ko kayang tiisin na daanan nila kung ano yung dinaanan ko pagkabata bago ko na rating itong. Bali, binild namin ni Mako itong farmhouse last August 2021. And then yun, dito kami nagstay. Hindi pa face-to-face yung mga classes noon. So dito nag-online class yung panganay namin. Tapos hanggang sa nakita nung friend ko na parang maganda yung place, tapos nagpaalam siya, pwede ba mag-prenup dyan? And then nagulat na lang kami, ang dami nang nagtatanong na gustong mag-prenup. So sabi namin ni Makoy, why not? I-open natin sa public for prenup, ganun. Then hanggang umabot naman siya sa mga gusto na mag-overnight. So yun na nga, ang nangyari, na napalayas kami dito sa farmhouse. Balik kami dun sa bahay namin sa syudad kasi parang naging, ano na siya, parang naging Airbnb na. Etong farmhouse, one night, nagko-coffee kami. Tapos nag-drawing-drawing lang siya sa tissue. Parang sabi niya, gusto ko ng ganito. Tapos gusto niya may fish pond, bahay, ganun. Sabi ko, magkano magagastos mo dyan? Tapos sabi niya, bigyan mo lang akong 300,000. Sabi niya, ganun, ako nang bahala. Sabi ko, sure ba yan? 300,000 lang. Hanggang yung 300,000 niya, parang umabot lang ng ano lang, yung basic structure pa lang. Wala pa siyang mga interior, wala pang bubong, ganun. So no choice ako, nakatayo na yung mga poste niya. Tapos hanggang umabot siya ng mga 1.5 m. Pero kasama naman na yung interior and exterior tsaka yung mga gamit. Yung husband ko, siya yung nag-design, nag-interior nitong farmhouse.
Ako naman doon sa layout. Ako yung nag-budget ng mga space. Bali dito sa farmhouse, meron kaming isang master's bedroom sa baba with private comfort room. Then, meron din tayong dining area sa loob. And meron tayong fully furnished kitchen para dun sa mga gustong magluto. Meron din dyan oven, then gas range. Sa second floor, meron tayong family room. Parang dun pwede mag-gather yung family to talk to each other, ganon. Then meron din room sa taas, isang attic room with 4 double-sized bed. And then, dito, kung saan ako nakaupo, ito yung tinatawag naming fish pond deck. Kasi dito kami nagpi-fishing. Meron din tayong bonfire area. Kasi pag gabi malamig dito, lalo na pag per month. And meron din tayong entertainment room nandun sa labas. Si Mami, pinatayo niya yung pool. 50%, pinatayo niya yung pavilion para daw pag may mga events kami doon na lang. Tapos kami ng magkakapatid yung nagtapos nung pool, nung pavilion. Then kami na rin yung nag-run nung business. Na-appear rin ako sa kanila na una-una, income generating. Pangalawa, na-enjoy nila. Basta ang sabi ko sa kanila, palaguin nyo tong legacy ko. We never know kung hanggang kailan ako. Pero gusto ko lahat na inilagay ko rito, walang mawawala kahit wala ako. Huwag na huwag niyong tatanggalin ang grapes ko, diyan ako nagpuot. Bali yung farmhouse is about 3,000 square meters. Yung 1.5 square meters, yun na yung dalawang fish pond, then itong farmhouse. Kasama na din yung mga herb farm ng husband ko. Then yung another 1.5 square meters, yun naman yung livestock namin. Gusto nung husband ko na dito na kami tumira. Parang early retirement ba? Pero sabi ko, wow, hindi pa pwede. Kasi madami pa kaming ginagawa din dun sa sentro ng Naga City. If you want to experience a farm life or a province life, this don't hesitate to come and visit us here at Asag Vineyard and Agri Resort. We are located at San Isidro, Naga City. And you can check our page, Asag Vineyard and Agri Resort. Our farmhouse can accommodate 8 to 10 packs. The farmhouse is ranging from 8.5 to 9.5 per night, depending on what days you are staying in. Again, come and visit Asag Vineyard and Agri Resort, especially our farmhouse, to experience an authentic farm life. Want to share your house and get featured? Email us at stories.onlygood@gmail.com and tell us about your interesting home story. For more videos like this, subscribe to OG and be part of the community.